kababayan. Chika-chika habang namamalan siya. Ganito talaga ang buhay OFW. Lalo na sa bahay nagtatrabaho o kasambahay po mga kababayan. Maikot ang aking nakapatong kasi siya sa lansyadura kaya malikot, no? So ganito po kababayan. Ang hirap or ang buhay ng OFW ay isang kasambahay. Pero at the same time, of course, proud din kasi siyempre pinaghihirapan namin dito. Pinagpaguran, pinagpuyatan. Yung kinikita namin bawat buwan na pinapadala sa mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Na kung makawaldas din sila doon, no? Makagasta, wagas. Parang wala na rin bukas. Yung ito matibaya, pag nakatanggap agad, punta sa mall, sa Starbucks. Tapos yung nagpadala, nagtitiis na lang sa itlog, hotdog, indomie. Yun na lang ang kinakain dito. Para mabigyan lang ng pera yung pamilya. Mga kain sila doon ng masarap. Bahala na yung OFW dito sa ibang bansa. Naghirap, diba? Tapos yung iba pa, nagagalit pa kung konti yung pinapadala. Ba? Akala nila namumulot dito yung mga OFW na pamilya nila. Anak, asawa, kapatid. Dito sa ibang bansa ng pera. May ganyan eh. Na galit pa kapag konti pinapadala. Yung iba pa nga eh. Hindi man lang masabing nak or mama or kung ano ba yan sa asawa. Na natanggap na yung pera. Nakalimutan na yung nagpadala. Pagkatapos natanggap yung pinapadalang pera dahil nag-enjoy na doon sa sinihan, sa shoppingan, sa restaurant. Mga ganun style. Kaya shout out sa mga kapwa ko OFW. Mabuhay po tayo. Kahit kasambahay ang trabaho ng iba, kasamahan ko dito sa baha sa ibang bansa, lalo na sa Arab country, at least proud tayo na yung pira na pinapadala natin sa ating pamilya is pinaghirapan talaga natin, pinagpaguran, pinagpuyatan, lahat-lahat na, no? Minsan yung iba pa nga nalilipasan, parang gutom dahil sa daming trabaho, tapos daming utos ng amo, dahil daming alaga, etc. So tinitiis po. Kahit tag-alauna na, alas dos makatulog ng gabi, tapos gigising alas 5 or alas 6, ganyan, ngarag yung iba. Tinitiis para sa pamilya, mga kababayan. At kahit ano pa yung mga naranasan ditong hirap, ayaw ipaabot o sabihin sa magulang para hindi sa pamilya sa Pinas, para hindi mag-alala. Baka mag-alala naman sa Pinas, sabihin ko, ang nangyari sa anak ko doon o sa asawa ko o sa kapatid ko. Mawala na naman sila ng datong ipapadala doon buwan-buwan sustento. Ay, naku po. Tapos pag-uwi mo, kung wala ka pang pasalubong sa mga kapitbahay, pag-chichismisan ka pa. Kung galing ka sa Pilipinas, maitim ka. Pag-chichismisan ka dahil hindi ka pumuti. Feeling nila pag pumupunta dito sa ibang bansa, nakagluta ka na. Nangyulat ka na dito ng glutathione. Hindi naman ganun yung pinupunta dito. Magtrabaho na parang kalabaw. Mas masahol pa yung trabaho dito kaysa Pilipinas. Kung bigyan mo lang ng isang sabon pampasalubong, i-chichismis ka din dahil sasabihin ang kuripot. Kasi galing ibang bansa. Mga ganun. May mga ganyan sa Pilipinas. Tapos pag ang sabon ibigay lang, galit, kailangan pa i-dab.
ang ibibigay para soft and smooth. Oh my God! Wow! Cheap daw pag-lax yung sabon. So, hanggang dito na lang po muna sa ngayon. Continue po ako mamamalansa. Bye-bye!